Hello guys, welcome to my channel. Ituturo ko nga pala sa inyo ngayon ang basic command sa AutoCAD. Pero bago tayo magsimula, please like and subscribe my channel and hit the notification bell below. Ginawa ko nga pala itong tutorial na to para sa mga estudyante gusto pang matuto at sa mga baguhan pa lang sa AutoCAD. Start na tayo. Once na naka-open na tayo ng AutoCAD application, ito na yung mismong lalabas sa screen natin. Ang tawag dito ay yung AutoCAD interface. Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konting idea about sa AutoCAD interface. Okay, sisimulan ko na dito sa letter A. Ang tawag dito ay application menu. Click natin. Yan, ito na makikita nyo. Yung new open save as. Okay. Then, nasa kanan niya, ang tawag dito ay quick access toolbar. Pwede itong i-customize, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. May depende rin to sa user. Halimbawa, gusto kong magdagdag ng layer. I-click ko lang or i-check ko lang yung layer. Mapupunta na sa taas yung layer. Or ayoko na ng layer, tatanggalin ko na ulit, i-uncheck lang. Okay. So, may depende itong dami nito sa user. Itong kabuuhan nito, ang tawag dyan ay ribbon. Okay. Under ng ribbon, may mga tabs. Ito naman, ang mga tabs, yung home tab, insert hanggang express tool. Ang tawag dyan ay tabs. Under ng tabs, meron namang mga panels. Ito yung draw panels, modify panels, annotate hanggang view panels. Okay, ituturo ko sa inyo yan step by step sa mga susunod kong video. Ito naman ay view cube. Madalas tong ginagamit kapag nag-3D. Tuturo ko rin sa inyo to sa mga susunod na video pag umabot tayo ng 3D. Ito naman, same lang din, halos gamitin din to sa 3D. Ang tawag naman dito ay navigation panel. Tuturo ko rin sa inyo pag nasa 3D na tayo. Ito naman ay command window. Diyan tayo magta-type ng mga command para makagawa ng object sa AutoCAD. Itong kulay team na to, ito yung pinaka-drawing area natin. Dito na tayo mismong magda-drawing. Okay? Drawing space. Itong X and Y na to, ang tawag dyan ay UCS icon. Itong start and drawing, ang tawag dyan ay file tab. Okay? Ito makikita yung mga file name natin. Halimbawa, plan 1, plan 2, plan 3, nandyan yan. At ang tawag dyan ay file tab. Okay. Start na tayo sa paggawa ng object sa AutoCAD. Pero may ituturo ko sa inyo dalawang way kung paano makagawa ng object sa AutoCAD. Ito yung tinatawag na icon base. Or dito tayo sa command window magta-type or keyboard command base. Keyboard command base. Okay. Umpisa na natin sa line. Click natin yung line. Then left click ng mouse. Since nakalagay dito, starting point or first point. Click natin kung saan natin gusto. Click 1. Tapos kung saan, click 2, click 3, click 4, click 5. Then, halimbawa gusto natin i-end na yung command, escape lang para ma-cancel or ma-end ang mismong command natin, escape. Sa keyboard command naman, ang equivalent ng line ay L. Magta-type lang tayo dito sa command window ng L. Enter, tsaka space bar, parehas lang ang function. Then, first point,
Click natin kung saan natin gusto mag-start. Click 1, 2, 3, 4. Gusto natin i-end ulit, escape. And polyline. Same, starting point saan natin gusto magsimula. Escape para mag-end. Sa keyboard ko man naman, ang polyline IPL. Enter. Click 1, click 2, click 3, and then mag, para matapos na, escape. Tuna tayo sa circle. Click ang circle, then nakalagay dito ay specify daw ang center ng circle. I-click mo kung sa mo gusto, ilagay yung center ng circle. Click, then nakalagay, naka-default dito ay diameter. Eh, halimbawa, radius ang given. Para mapalitan ng radius yung diameter, itatype natin ay R for radius. Then, enter natin yung given na radius. Halimbawa, ang given ay 3, enter. Okay, ito na yung circle natin na may 3 na radius. Para malaman naman natin na tama nga yung circle na ginawa natin. Select natin to. Then, command tayo ng MO. Enter. MO means properties. Ihanapin natin yung radius. Pag nahanapin, ito na yung radius. 3, ibig sabihin nun tama yung ginawa nating circle. Okay, escape. Para naman sa keyboard ko man, ang equivalent ng circle ay C. Enter. Same process. I-click kung saan mo gusto yung center ng circle. Then, R para sa radius. 3. Enter. Para ma-check ulit, select muna tayo ng object. MO. Enter. Then, check natin yung radius. Okay, 3. Parehas. Okay. Escape. Punta naman tayo sa arc. Click yung arc. Nakalagay specify starting point. Click 1, click 2, click 3. Dito naman tayo sa command line. Yung arc, letter A lang. A, enter. Click 1, click 2, click 3. Same process lang din. Tayo sa rectangle. Rectangle, click tong rectangle na to. Then, specify yung starting point. Click 1. Then, pa-diagonal, click 2. Eh, halimbawa naman, meron tayong exact dimension ng rectangle. Para magawa natin yung exact dimension ng rectangle, click yung rectangle. Halimbawa, yung rectangle gustong sukat ay 5x3. Okay. I-click natin dito yung starting point. Then, para magkaroon tayo ng exact dimension ng rectangle, i-select natin ang D. Enter. Unahin natin yung value nung x or yung horizontal value na 5. Enter. Then, yung vertical value or y value na 3. Enter. Then, click yung left click ng mouse. Para malaman natin na tama yung ginawa nating rectangle, kukuman tayo ng DI. DI for distance, i-click natin yung end nung horizontal papunta dun sa kabilang end. Then makikita natin na 5. Means tama tayo. Then same process para
kuha naman natin yung length ng vertical. Same process, i-click yung end ng vertical papunta dun sa taas. Then, makikita natin yung distance na 3. Tama yan. Tama yung ginawa natin. Ngayon, sa keyboard command naman, rectangle REC. REC means rectangle. Then, click kung saan gusto mag-start. Same process. Select natin yung D. Enter. Same ba, X value, 5. Enter. Y value, enter. Then, click ang left click ng mouse. Okay, same process. Kung gusto natin malaman yung distance or yung length ng X or Y, DI, enter. Click yung N. Okay. 5, then same. Para makuha yung vertical or makuha yung haba ng vertical, click N, then click N again. 3. Is mean nun, tama yung ginawa natin yung rectangle. Okay. Kakopy muna ako ng circle. Bago tayo pumunta dun sa command na polygon. Okay. Para makagawa naman tayo ng polygon, i-click natin itong arrow down ng rectangle, then select polygon. Okay. Basta na naka-polygon na yan, may naka-indicate dito kung ilang side daw ng polygon ang gusto natin gawin. Limbawa, gusto ko gumawa ng 6. 6 sides. Enter. Specify daw ang center ng polygon. Limbawa, dito tayo sa center ng circle. Maglalagay ng center ng polygon. Mamimili. Meron tayong dalawang pagpipilian kung inscribe or circumscribe. Unahin muna natin ang inscribe. Bawa I, enter. Kung ano daw ang radius nung polygon natin or ng circle. Halimbawa, in-enter natin yung 3 na radius ng circle, enter. Okay. Yan yung lalabas na polygon. Punta naman tayo, doon naman tayo sa inscribe. Same process. Click mo yung polygon. Mili tayo kung ilang sides. Halimbawa, 6 pa rin. 6, enter. Center daw ng polygon. Click natin dito. Ito, circumscribe naman. C for circumscribe, enter. Same radius ng circle, 3, enter. Okay, yun yung pinagkaiba ng inscribe tsaka circumscribe na polygon. Okay. Doon naman tayo sa command window. Keyboard command, sorry. Sa keyboard, keyboard command ng polygon. POL, enter. Then same, kung ilang side, halimbawa naman 7, enter. Specify daw ang center ng polygon. Same process din, mamimili tayo kung inscribe or circumscribe. Inscribe muna, enter. Then same process, 3, yung radius ng circle. Ito na yung ating polygon. Same process, polygon for POL for polygon, enter. 7, enter. Then specify natin yung center ng polygon. Circumscribe naman, enter.
Then same radius 3, enter. Yan na yung polygon natin. Dito naman tayo sa ellipse. Click lang yung ellipse. Click. Then nakalagay specify center ng ellipse. Click tayo. Then yung axis or yung direction kung saan papunta yung ellipse. And same. Click 1, click 2. Okay? Yan yung paggawa ng ellipse. Sa keyboard command naman, ang ellipse ay EL, enter. Then, same process. Click 1, direction, click 2, click 3. Okay? Ngayon, hanggang dito lang muna ituturo ko sa inyo. Sa susunod na video ko, ituturo ko naman kung paano tayo mag-modify ng object. Maraming salamat at sana mag-subscribe po kayo at pangkilikin ng aking channel. Salamat!